ng mga kababayan natin sa Pilipinas na nandito na. Welcome po kayo sa akin channel. Ako po pala si Noel Navarro Official. Ngayong araw po guys, i-share ko sa inyo guys about sa Hungary. Kung ano yung mga about dito para at least magkaroon kayo ng idea kapag nandito na po kayo sa Hungary. So ngayon guys, pag-uusapan natin is all about Hungary. Ano nga ba si Hungary? Si Hungary is the landlocked country in the Central Europe. Its capital is Budapest. So si Budapest guys, yung pinaka-central nila ng tourist spot dito sa Hungary. So pagpapunta kayo guys ng Budapest, magandang lugar yung guys kasi yun yung pinaka-city ng Hungary. So ano nga ba ang currency dito ni Hungary? So ang pera dito guys is forint. And then yung language nila dito guys is Hungarian. And then ang mga tao dito guys is mga Hungarian, which is dito sa lugar nila guys, marami dito mga German, Ukraine, at higit sa lahat, mas marami din dito guys yung Hungarian din dahil nasa bansa sila. And then mas marami dito guys yung mga Catholic na religion dito sa Hungary. Mostly sa lugar nila dito guys, marami kayo makikita dito mga simbahan kasi nga mas malaki yung percentage ng Roman Catholic dito sa bansa nila. So ang difference guys ng oras dito mula Pilipinas, before kasi is 6 hours, so dahil nag-winter siya guys, nadagdagan siya ng 1 hour, so ang difference na ngayon nito guys sa Pilipinas is almost 7 hours. For example, kung 9:32 na dito ng gabi guys sa Hungary, sa Pilipinas is 4:32 PM ng hapon. So almost 7 hours guys yung gap nila dalawa between Philippines and Hungary. Dito sa Hungary guys, meron po sila ditong apat na klima, yung tinatawag nilang 4 seasons. Hindi yung iniinom guys ha, 4 seasons, which is winter, spring, summer, saka autumn. So yung buwan guys ng winter is December, January, February. And then sa buwan naman guys ng spring, March, April, May. And then sa buwan naman guys ng summer, June, July, August. Sa buwan naman guys ng autumn, September, October, November. So apat guys yung tema dito sa Hungary. So kailangan maghihanda kayo guys kapag sasapit yung ganung mga buwan. So winter clothes naman guys, kung medyo tight kayo sa budget, marami naman pong okay-okay dito sa Hungary, which is marami kayong mahahanap na mas mura para at least in case na nandito kayo sa Hungary, pwede kayong mag-avail every Wednesday or Sunday. Meron silang mga binubukas na flea market, which is murang-murang okay-okay para at least hindi kayo mahirapan kapag bibili kayo dito ng mga pang winter clothes. Sa food naman nila dito guys is mahilig lang silang kumain ng mga pasta, mga bread, mahilig sila mag-bake, mahilig sila sa mga chicken nuggets, and then mahilig din sila guys magluto ng mga karne, ng mga chicken. Di sila guys mahilig mag-rice, tayo lang mga Pinoy. Kung naghahanap kayo guys sa mga Asian food, marami po sa Budapest, pero dito guys sa Sumbate, sa Hungary, marami din kayo makikita dito guys ng mga Chinese food. Pero kung nag-aano kayo guys ng rice, mas marami po sa mga grocery stores, makakahanap po kayo guys doon ng mga rice kapag kailangan natin kumain ng kanin. Kasi yun naman talaga guys yung nakasanayan natin mga Pinoy, may tayong kumain ng rice. So yun guys ang masishare ko sa inyo. Kung naghahanap kayo guys ng malalaking grocery stores, meron po dito sa Hungary na Tesco, Spar, Aldi, Lidl at Penny Market. So marami kayong mabibili dito guys kapag pumunta kayo sa mga store na binanggit ko. Sa mga store na binanggit ko guys, usually Monday to Friday bukas po sila, pero pag weekend guys, pag Saturday usually nagiging half day sila, pero pagdating guys ng Sunday, all of them are closed. Pero mostly guys may mga open na store, which is kahit Sunday. So pwede kayong guys pumunta doon kapag may gusto kayong bilihin, pero lahat yun guys is may schedule sila. Pag weekend is sometimes they are half day or they are closed.
Tapos guys, parating naman guys sa mga fast food, yung mahilig kumain sa mga fast food pagka sweldo, ay magagarantiya ko lang sa inyo guys dito sa Hungary. Meron po dito guys mga McDonald's, may KFC at meron dito Minute Burger. Pero guys, lahat po guys ng menu nila dito is wala pong rice. So hindi po sa kanila uso yung rice dito. So pag umorder kayo guys, kung ano lang yung menu na available, yun lang po guys yung pwede nyo ma-order. Pwede naman guys kung pupunta kayo ng fast food, pwede kayo magdala ng kanin para at least kahit paan mabusog kayo. So yun lang naman guys yung bibigay sa kayong tip sa mga taong gustong kumain ng fast food. Meron po ditong fast food pero wala nga lang pong rice or extra rice. Sa Filipino community naman guys, hindi ako nagkakamali, mas maraming bilang po guys ang mga Pinoy sa Budapest. So dito guys sa lugar ko is nasa province ako, which is Sumbate. So mas marami po ang bilang ng mga Pinoy na nasa Budapest kasi yung po guys yung pinaka city dito sa Hungary. Sa mga nagtatanong guys about sa Hungary, mahal ba ang gastos dito sa Hungary? So ang Hungary guys is one of the cheapest country sa Europe. So ang nangyayari lang guys, dahil sa inflation, nagtaas yung mga bilihin guys, kaya medyo mahal po ang cost of living dito sa Hungary. Pero kung marunin naman po kayo guys magtipid para sa sarili nyo, makakaipon po kayo. Kung hindi kayo masyadong maluho, makakapundar po kayo para sa inyong sarili. Dahil guys dito sa Hungary, ang tamang gawin lang natin dito is magkaroon tayo ng mindset kung paano tayo makakaipon para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Dito guys sa Hungary, kahit medyo mahal yung mga bilihin guys, may mga nagsisale naman po dito guys sa bawat store. So hanap-hanap lang tayo guys. Ang kinagandaan dito guys sa Hungary, marami pong opportunity na pwede nyong puntahan kapag kayo po ay natapos na kontrata dito. So nasa sa inyo po yung guys kung mag-stay kayo. Pero ang pinakamaganda lang dito guys, marami pong open doors para makapag-apply po sa iba pang European countries. Dito guys sa Hungary, marami po dito mga Chinese restaurant, which is pwede kayo makakain ng mga food nila. Higit sa lahat guys, sikat sa kanila dito guys yung mga pizza, yung mga burger, yung mga kebab. Masasarap po guys yung mga pagkain nila dito sa Hungary. Pagdating naman guys sa batas trapiko, pag nandito na kayo sa Hungary guys, lagi kayong sumunod sa mga rules ng batas dito sa Hungary. Kapag kailangan huminto, pagtatawid, kailangan natin huminto, titin natin yung traffic light. Kung nakago siya, tatawid tayo. Hintay, pwede guys, basta-basta tatawid ng na parang nasa Pilipinas tayo. Kasi guys, may ikit po sila dito guys parating sa batas traffic. Kailangan natin sumunod. At kapag guys, lalabas kayo guys sa labas, kailangan guys i-make sure nyo na lagi nyo dala yung mga passport nyo, resident card nyo. Kasi nga guys, minsan nagra-random check dito kapag lalabas kayo. Mas mahalaga guys yung lagi kayong handa para at least in case na magkaroon ng checking, wala pong magiging problema. So ayun lang naman guys yung mga tips na pwede kong ma-share sa inyo about sa Hungary, sa experience ko dito sa Hungary guys. Kasi gusto kong malaman ninyo na kapag nandito na kayo guys, makapag-prepare kayo para sa sarili ninyo. Kasi guys, maganda guys kasi yung lagi kayong handa in case na magkaroon ng checking, wala pong magiging problema. So maraming salamat po guys sa patuloy na sumusuporta, nanonood at nagtumatangkilig po ng aking mga videos, lalo na guys sa mga Pinoy na papunta na po dito. Happy po ako to see you guys, lalo na kay Janjan Labajo na nakapagpidos na at bayo. Good luck sa iyo sir, at saka guys sa mga Pinoy din na nandito na rin sa Hungary, nasa Budapest, nasa Dombobar, nasa Zalagersek, lahat sila guys ay nandito na din, nasa Seldumuk, nasa Sopok. Shout out po sa inyo mga kababayan ko na nandito na po sa Hungary. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta po sa akin channel. Mag-iingat po kayo palagi, palagi kayo magdasal, palagi po kayo magpasalamat sa lahat ng blessing na darating po sa buhay ninyo. So maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. See you soon. God bless po. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. So
Ngayong araw na to guys, i-share ko sa video na to guys yung mga moment na nangalakal kami sa Sumba dito sa Hungary, which is may mga nakuha kaming hanger, may nakuha kaming mga damit, may nakuha kaming mga pamunas, may nakuha kaming mga punda, kumot, saka red carpet. So sa video na to guys, medyo mahaba siya. Papakita ko yung mga araw at moment na nangalakal kami dito sa Hungary sa Sumbati. So keep on watching guys, dahil dito sa Hungary is napakalamig dito guys. So stay tuned. Talakal. Dapat pala dumediretso tayo dito para mangalakal, no? Ng gabi. Meron sa'yo na itong Lego. Ang bata. Ayun, pwede pa yan, oh. Matitingin na yung mga ibang laki. Okay guys, ang dami dito mga kalakal. Mapasok pa lang kami. Engineer. Magagamit mo to. Ano yan? Mga pang-engineer. Ano meron yan? Nandiyan, natatakpan lang yun dyan. Hindi na ako, huwi, tol. Ito. Larga na to, tol. Laban na to. Pipit-pitin mo na yan. Laban na to, la. Papasok. Laban na ito. Ang daming boots, oh. Ito, butso. Saan sa'yo? Ito, butso. Oo, oh, ito yung pitanghera eh. So, ay nangangalakal sila, guys. Oo, oh, Elpili. Saan yung kasi, pre? Ito po, oh. Black shoe. Black pink in your area. Ito, guys, may mga kalakal. Ito, may natagpuan kami kalakal umaga-umaga. Lata mo na, no? Ano pa ba to? Ayan, partner. O, kalakal. Nandiyan na? May mga sapatos. May mga punda. Ayan, dami ano yan? Isa, may mga kotina. May mga... May punda? Oo. Kasi yung punda dyan. Kalakal boys. Kalakal boys. Nangangalakal sila dito guys. May natagpuan sila dito guys, mga kalakal. Uy, kalakal oh. Kalakal, may mga boots. May mga boots, may mga... Kalakal. Guys, good morning. Welcome po sa akin channel. Ako pala si Rowan Navarro Official. Ngayong araw to guys is pang-umaga kami. So, hindi namin aasahan guys na may natagpuan kami ditong mga kalakal. Diyan siya nakalagay sa basurahan. So, sila una nakakita ng mga kalakal dito guys sa mga punda ng sapatos, boots, tapos kurtina. So, ako guys, may natagpuan akong punda guys. Mukhang bago pa siya guys. So, nakuha ko siya guys, mga punda. So, may tuwalya. So, lalaban lang namin to guys. Lalaban lang. Ayun, mamili na kayo dito. Libre na lang kayo. Mas wala na yan. Dami yan. Yan. Di, wala na yan. I-kukolektahin na ito mamaya. Oh, may rep pa nga oh. Uy, dyan yung shuttle natin. So guys, morning shift kami ngayon. So, papasok na kami guys. Ito yung shuttle namin. Parating na. Ayan yung shuttle namin guys. Ayan na. So... mag-ingat kayo palagi guys. Last day na namin ngayon. So bukas day off namin. So mag-ingat kayo palagi guys. Salamat ulit sa panonood. Kasama na po. Morning shift kami guys. Yan. Hi vlog. Hello guys, kaka-out lang namin galing 6-2 pang umaga kami. So makikita nyo guys sa paligid ko is masap na araw dito guys, masyadong maaraw. So kanina guys umaga ko, kwento ko sa inyo na pagpasok namin is may nakita yung mga katrabaho ko dito na mga kalakal. So meron siyang mga, may mga carpet, may mga kumot, may mga punda. And then meron din siyang guys mga shoes, meron siyang mga boots. So nakakatuwa guys kasi nga parang pwede pa siyang mapakinabangan, pero ginawa namin is kinuha namin siya. So nakakatuwa lang guys kasi parang blessing in disguise yung mga nakuha namin kalakal kanina. So mamaya pa uwi na kami guys, ngayon nag-aantay na kami ng shuttle. So medyo maaraw ngayon guys. So papakita ko sa inyo guys ngayon yung ano, yung sa video ko yung kalakal. It's a beautiful day.
uwian na. Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pala si Rowena Navarro Official. Ngayong gabi to guys, ay kakauwi lang namin galing church. So naglalakad kami guys pa sa aming accommodation. So minakita kami dito guys na mga basurahan na ganun siyang mga hanger. So kinukuha na namin guys kasi pwede pa siya mapakinabang. So nakita niyo sa likod ko guys. Ayan, dami namin nakuha ang mga kalakal guys dito sa Sumbote. Dito siya nanggaling guys sa store na yan. So, almost, ang dami namin nakuha guys. So, let's go! Okay guys, pinakita tayo ditong basurahan. Ayan, meron siyang mga hanger, dami namin nakukuha ang hanger dito guys, almost isang plastic na. Dito siya galing sa H&M Fashion. So I think pag na makabili na, tinatapon na nila yung mga hanger dito. So ang dami guys. So guys, ang itsura niya guys, so, yung mga hanger. Ang dami. So kakauwi lang namin guys, galing church. Hanggang ilalim ata, yan. Ang dami! Guys, ang daming hanger, oh. Isang plastic na, oh. So, nasa ilalim pa yung mga iba pang hanger, guys. Inalukay muna, kasi nasa ilalim pa yung iba. Basa ba? Hindi. Yan, guys. So, kalakal, guys. May kasama plus parang talagang ano no, inilaan na para sa iyo yung mga hanger kasi meron siyang lagayan plastic. So ito guys yung basura yung ano hanger na nakuha niya guys. Sobrang dami. So marami kayong papamamahagi sa accommodation namin kasi karamihan dun sa amin is walang mga hanger, mga sinasampay-sampay lang. So ngayon, meron na siyang hanger. So ibenta mo na yan sa kanila. 50 pesos isang hanger. 54 rent. Charot lang. So ngayon guys, pauwi na kami galing church. Sunday ngayon dahil bukas is panggabi na kami. So sa inaasahang pagkakataon guys, nakakuha kami ng mga hanger with matching plastic. So nakakatuwa lang guys kasi nga parang inilaan na to para sa amin itong mga hanger na to. Kasi marami talaga kami mga damit na walang hanger. So padaan na tayo guys sa main square. So ayan, pitpit na niya yung hanger. Pauwi na kami. So iba talaga guys kapag ano dito may mga gamit dito guys na napapakinabangan. Konting tiyaga mo lang, konting tingin-tingin lang sa mga basurahan. May makikita ka na guys na mapapakinabangan mga gamit. So ito nakuha namin, hanger. So ngayon guys, naglalakad tayo dito sa Sumbote dito malapit sa main square kasi guys dito sa street na to is wala na masyadong mga tao. So kami na lang yung mga Pinoy dito na naglalakad kasi galing kami church. So sa hindi inaasang pangyayari yun, nakakuha kami ng kalakal. So mapapakinabangan namin to sa accommodation namin kasi itong mga hanger na to is pwede namin bigyan yung mga kasama namin sa accommodation para at least may share din namin yung nakuha namin blessing in disguise. Sa basurahan merong mapapakinabangan. So pauwi na kami guys galing church. So medyo hindi na masyado malamig dito pero kailangan pa rin natin balot-balot. So kita nyo guys sa paligid ko, wala masyadong mga tao. Ayan. Malapit na kami umuwi kasi maaga na tapos yung church namin dito.
So kailangan talaga guys, pag Sunday, kailangan natin maglaan ng time para kay Lord. Kasi ito lang yung paraan natin para at least mapasalamat sa lahat ng blessing na dumarating sa ating buhay. Kasi nga, ang buhay natin guys is we need to be thankful, to be grateful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. So, this is our time para at least makapagkaroon kami ng opportunity to praise and worship God. Kasi nga guys, pag Sunday, wala kaming pasok. So, talagang inilalaan namin yung oras na yun para kay Lord. Kasi, kaya nga kami nandito kasi nga, ito yung ibinigay niya sa amin. Pinag-pray ko rin to guys na magkaroon ng schedule ng Sabado Linggo na walang pasok. And then, sinagot naman ni Lord lahat ng mga prayer ko po. So, kailangan kung ano yung hiniling natin, gagawin din natin guys kasi ito yung sasabihin natin na pagpapasalamat natin sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. So, maraming salamat guys sa patuloy yung panunod sa aking video. Gabi na dito guys, around mag 9 PM na dito. So sa paligid ko guys, may kita nyo is wala masyadong mga tao. Kami lang naglalakad dito sa main square kasi pauwi na kami. So thank you guys sa suporta ninyo, sa patuloy yung pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ko kung ano man yung naranasan ko dito sa Hungary. So bilang OFW dito sa ibang bansa. So maraming salamat guys. Madilim na dito. Ingat kayo palagi at palagi kayo mag-pray. Kayo makakalimot sa Panginoon. God bless. Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Ako pala si Luang Navarro Official. Ngayong araw ito guys, so wala kami, kakauwi lang namin galing panggabi. So, nandito kami ngayon guys sa test ko. So makikita nyo guys sa paligid ko is madilim pa kasi nga maaga pa. Oh, shout out po sa kanyang asawa. Shout out sa asawa ko kami na kami nyo. Ikaw lang sapat na. So ngayon guys, ito mga kasamahan ko, mga katrabaho ko is nag-save kami ngayon guys na maglibot dito ba na sa test ko kasi nga guys is nalaman namin guys dito na marami daw ditong sabihin na natin alakal guys kasi nga may mga basura daw dito guys na pwede pa mapakinabangan. So ngayon pupunta kami doon, mababakasakali kami na may makuha kami doon na mga gamit na pwede pa mapakinabangan. So ngayon guys, ang temperatura dito sa Hungary guys is -1. Sobrang lamig dito guys. Kumikita nyo, nakabalot yung aking mga ulo ko, yung bibig ko. Kasi hindi ko talaga kaya yung lamig. So ngayon guys is umaga na dito guys. Kasi kaka-out lang namin galing panggabi. So nag-decide kami na kaming apat na magbakasakali kayo makakita ng pwede namin pakinabang dito sa basurahan. So ngayon guys is kalakal day dahil mamaya wala kaming pasok. So papakita ko sa inyo guys, i-update ko kayo guys sa pwedeng mangyari sa kalakal namin ngayong araw na ito. So keep on watching guys. So ngayon guys, naglalakad yung mga kasamahan ko. Ayan sila. Lilibutin namin tong test ko na to, tong lugar nila na kung saan isahanapin namin guys kung saan ba talaga dito may tapunan ng mga basura na pwede pa pakinabangan. Kasi guys, late nakaraan is yung katrabaho ko dito na kumain sila sa KFC. Then may natagpuan sila dito guys na mga basurahan. So ngayon guys, kaya kami nag-decide na pumunta dito sa test ko. Kasi nga guys, nakarang mga araw is may katrabaho kami dito kumain sa KFC. And then nalaman namin na may mga nakuha siya guys ng mga sapatos dito na branded, which is Puma, Ducati at Adidas. So yung mga sapatos guys na nakuha niya is pwede pa siya mapakinabangan guys kasi ang mga sira lang niya guys is mga sintas. Hindi, may konting gasgas lang sa sapatos. So nag-decide kami guys na ngayon is halukat kami guys sa basurahan para at least kahit paano may magamit kaming sapatos. Kasi guys, sayang naman kasi guys kung hindi natin
kukunin yung kasi nga lahat naman guys, di ba, pwede nating mapakinabangan pag okay pa siya. So i-update ko kayo guys pag nandun na kami sa basurahan. So ngayon tinanggal ko yung muna yung kamay ko kasi yung gloves ko kasi guys hindi ako makapag video kapag wala akong gloves. So sobrang lamig dito guys sa paligid ko. Kung makikita nyo guys, ito, wala masyadong mga tao kasi nga umaga ngayon. So tsaga-tsaga tayo guys maghanap ng pwede mapakinabangan sa basurahan kasi wala kaming choice kundi maglakad-lakad ngayon kasi nga umaga, exercise kahit paano. So ting-ting lang tayo guys sa basurahan na sana may makuha tayong pwede mapakinabangan. So keep on watching guys sa aking video. So ngayon guys, nandito lang yun sa tapo ng basura. Kung may kita nyo guys, may nakita kami mga damit, isang plastic. And ito guys yung basurahan nila. So maghahalo kayo kami dyan guys, dyan na makakuha ng pakinabangan. Pakita yung mga gamit natin yan. Ayan guys, mga damit. So maganda dito guys kasi lahat ng basurahan dito pwede mapakinabangan. So ayan. Yan yung basurahan guys. So ngayon guys, ito na yung natagpuan namin mga unused na mga damit. Used clothes guys yan. Para mga pambata. Mga pambata. O yan, may ibang damit dito. Para yung pambabae. So may mga jacket, may mga shorts. So ibibigay namin to guys sa accommodation namin sa mga pwede pa magkasa dito kasi manami siya guys. Ayan guys, so maghanap pa na pa kami guys dito sa Tesco. So papakita ko sa inyo guys na kung saan ay dito kami kumuha guys ng basura na pwede namin pakinabangan. So ito guys ang basurahan niya guys. So naghahanap pa kami guys dito. Ayan, kumikita nyo. Hindi na namin naabutan guys itong basura na to. Itong garbage can na to guys. Kasi once na inangat na siya to guys, ito, pag inangat na siya paloob, automatic malalaglag na yung basura sa baba. So wala na kami nagat lang dito na nasa ibabaw pa lang siya. So ito lang guys yung nakita namin nasa ibabaw. So that is guys, is bumaba na siya. So hindi na namin siya makukuha. So maghahanap ulit kami guys ng pwede namin pakinabangan dito. So gala-gala muna kami dito guys sa Tesco na kung saan kahit malamig nasa labas kami. So ganito kami guys na kung pwede mapakinabangan gagamitin pa namin. So yan ang paligid, umaga na, palamig dito sa Hungary. Tigasan ng kamay ko. Ano yan? Ano yan? Hindi, pwede. Nakakari naman yan yung bagay kila Sancha, yung pangmalik na babae yan. So, may iba pang mga damit dyan. Bigyan nyo lang sa mga ano, pwede mo magkasya. So, yun guys. Pauwi na kami guys. Maghanap pa kami banda doon guys. So, yun guys yung pala nakuha namin na trash bag. So, may nakuha kaming kayamanan. Pauwi na kami. Daanan natin dun sa may ano, yung nagantay tayo ng shuttle. Meron kaya dun? Oo. Ngayon sa galing tayo sa basura na pwede mapapakinabangan. So ngayon guys, ang degree dito guys na temperatura sa Hungary is -1. So napakalamig dito guys, pati yung mga kamay ko naninigas siya. So kailangan paglalabas kayo dito guys sa Hungary is balot na balot kayo kasi hindi nyo talaga kakayanin yung lamig dito. So ngayon guys is maghahanap na kami ng sakaya kung may makatagpuan kami ditong bus pabalik sa ang accommodation. So may kita nyo guys sa harapan ko yung makasamahan ko na may kapit na basura na pwede pang kasi ito yung Tesco
na mall dito sa Sumbate. So makikita nyo guys, yung mga kasamahan ko is may mga bigpit silang trash bag na kung saan may mga damit yan. Yung iba kasi natapo na, so hindi na namin nakuha yung iba kasi nga nakalak na yung ano doon, garbage can. So ito yung mall guys sa Tesco. So umaga, wala pa masyadong tao dito kasi nga out kami galing panggabi. So ayan, lalakad kami, pauwi na kami, maghanap kami ng bus. So itong mga kasamahan ko is itong mga kasama ko lagi kapag kakain kami, may bibiling kami, o kaya may pupunta kami ibang lugar, silang nakakaalam ko sa banda. So ayun guys, nakikita yung mga puno dito is ayan, dry na dry. Dito tayo mag-aantay. Hindi pa. Ha? Window lang tayo. Okay, stopover muna tayo guys kasi medyo hindi kaya yung lamig, naninigas ang aking mga daliri habang hawak ko yung cellphone ko. So ayan, kita nyo guys sa mga puno dito is walang mga dahon kasi nga winter dito guys, malamig. So ayan, samahan ko. And so ngayon guys, dito tayo sa desk ko. Ayan guys, so nakita nyo guys sa likod ko yung mga kasamahan ko na naghahanap ng pwede pa magpakinabangan dito sa basurahan. So ito sila guys. Ano ba inaanap nyo? So tayo guys, hanap pa tayo ng garbage na can na pwede nating mahalukay na kung saan pwede pa natin ipakita tayo yung papakilabang. So lamig na dito guys, sobrang lamig dito. Ayun kapaligiran guys dito sa Hungary sa Sumbate. So ngayon guys is stopover muna tayo dito sa waiting shed guys. Magantay tayo ng bus dito na dadaan papunta sa accommodation namin kasi hindi namin kaya guys yung lamig dito. Sobrang lamig na guys, simoy ng hangin. Okay na sana kung sumanan ng hangin. Yung mga kamay namin is nangangatal na. So dito muna kami sa waiting shed. Ayan, nag-antay kami ng bus. So yung kasamahan ko. So ngayon guys, ito yung bus. Makikita nyo. Ayan. So, bakit? 758 pa hintayin natin. 758? Kaka ano ba? Hindi yung 635. Malayo kasi yun, saka sobrang lamig. Nakakatal yung mga daluni natin. Maninigas. So ngayon guys, ito yung kalsada nila. Ang lamig dito guys, sobra. Negative 1 ang temperature dito. So papakita ko sa inyo guys yung lugar namin dito sa Hungary, dito sa Sumbate. So maaraw na siya guys kasi galing kami panggabi, nag-out kami. So ganito guys yung tuna na kalsada nila. So hindi masyado traffic dito guys kasi maraming mga bahay-bahay dito guys. Iba yung structure ng bahay dito sa Hungary. So wala kami kita dito guys ng mga bubong, mga pakal-pakal. So lahat ng ginagamit dito guys sa bahay is mga bricks. Sobrang lamig dito guys sa Hungary. So yan, may mga stoplight. So ngayon guys, nandito ngayon sa plaza. So makikita yung mga kapaligiran dito guys. Medyo umulan dito guys ng baby snow. So yung makasamahan ko, nakakuha na kami ng pauwi na kami sa aming accommodation. So makikita nyo guys yung mga bahay dito is agaganda ng mga design dito. Iba-iba yung structure niya. So yung puno, para siyang sa movie, parang Harry Potter. Yan. So ngayon guys is maglalakad lang tayo pauwi sa aming accommodation kasi ito lang yung daan, shortcut papunta sa accommodation namin. So makikita nyo guys yung mga tao dito is balot na balot kasi nga sobrang lamig dito guys. Hindi kayo pwede lumabas dito nang wala kang balot, wala kang winter clothes. So ganyan guys yung mga outfitan niya. So ito yung yan, mga building dito tataas. So
Ayan. Pasensya nyo guys kung ganito yung boss. Kasi lamig dito. Nangingit, nangangatan ako sa lamig. So yun guys. So ganito guys yung lugar namin dito sa accommodation namin. Sa Sumpati dito sa lugar namin. Makikita nyo yung mga puno dito guys is mga walang mga dahon. So kasi nga winter dito guys. So mga sanga-sanga lang siya guys. Kung makikita nyo. Buhay yan guys. Pero hindi yan. Parang mga natutulog lang yan guys. Kasi nga malabig dito guys sa lugar namin. So naglalakad tayo guys. Pauwi sa aming accommodation. Yan. Yan ang mga halaman dito. Yan. Mga building. Playground para sa mga bata. Yung pwedeng tumambay dito guys kasi meron siyang mga palaruan. Yan. So ngayon guys sa pinakita ko sa inyong video is ito yung mga ginagawa namin kapag may free time kami o kaya wala kaming ginagawa. So naghahanap kami guys ng pwede namin pakinabangan dito na kalakal, at least kahit paano is mabawas-bawasin yung pwede namin bilhin sa labas. So kahit paano pwede namin gamitin yung mga bagay na kuha namin. Dilisin na namin siya guys, lalabahan. So pasalamat guys sa patuloy niyong panonood sa aking videos. Kung makikita nyo guys sa ko, hindi na ng mga puno guys dito. So ang gaganda niya. So salamat, mag-ingat kayo palagi is God bless po sa lahat ng ating kababayan sa nandito na sa Hungary.